Undas 2024. Good morning po, Sir Henry D. Kamusta po kayo? Yes, sir. Good morning. Good morning. Okay, Sir Jeff, kapalas po ito sa Balita Antimano, sir. Yes, sir. Good morning, Sir Jeff. Sir, kamusta po ang sitwasyon dyan sa Manila South Cemetery sa mga oras na ito? Maayos naman po. Patuloy po ang dagsaan ng mga ating mga kababayan na naglilinis po ng kanilang mga puntod. So, yun sa ngayon pong araw na to, last day na ang paglilinis po natin. Mm-hmm. So inaasahan nyo, sir, dahil masama ang panahon ng mga nakaraang araw, talagang mas dadagsaho sila ngayon, magsasabay-sabay. Apo, since yesterday, kahapon din po, marami na rin po nagpupuntahan. Anyway, since last week naman, may mga pumupunta na rin, kaya unti-unti naman pong nalilinis at doon kanilang mga puntod. Mm-hmm. At least, sir, mabuti huyot na banggit nyo na since last week, at least meron hong mga hindi nagla-last minute, no? Kadalasan, no, dyan huwag tayo nagkakaproblema, no? Opo, opo. Yun nga po, nakakatuwa. Kasi medyo long weekend po ngayon. Yes. Kaya marami na po nakapunta. Mm-mm-mm. Eh sir, I'm sure para na tayong sirang plaka rito, paulit-ulit natin to sinasabi. Reminder ho, dun sa mga pupunta ho ngayong araw, ano ho yung talagang pinagbabawal nyo ngayon? Ngayon, today po, okay pa naman. Hanggang Tuesday po, pwede pang pumasok yung mga sasakyan. Mm-hmm. Starting Wednesday hanggang Sunday, mm-hmm. Actually November 30, no? October 30 to November 3, mm-hmm. ay bawal po ang lahat ng uri ng sasakyan. Now, ang mga pinagbabawal po natin sa loob ng cemetery pagdating po ng Undas ay, yun nga po, yung mga patalim, matutuloy sa bagay, mm-hmm. mga firearms, alak o nakakalasing na inumin, yung mga alagang hayop po, pinagbabawal po natin yon, yung mga aso't busa. Oo. Minsan kasi tinasabi nila, mabait ito, ganyan, ay maikpit po natin pinagbabawal yon. Mm-hmm. Tsaka sir, minsan may mga nabibiktima nung no? Mabait yan, tapos biglang susuggaban, no? Rawr, biglang kakagatan. Di ba? Tsaka sir, minsan mayroong mga, siguro palalahanin nyo rin ho yung mga, sa bagay, bawal na ho, hindi na pwedeng dalhin. No? I assume meron hong naging experience na nakagat ho, ano? So far, wala naman po. Oo, pero wala ang dahilan sir ng pagbabawal ng mga pets, siyempre baka walang maiwanan naman sir. Actually, nakahandaan po kami. Meron kami mga i-prepare ng mga cage. Hopefully, ma-comply po yung mga ibang kailangan na ihanda. May mga cage po kami, then pwedeng iwanan na lang doon sa yun. Sa PNP personnel natin, sa peace and order. Mm-mm. Yung talagang hindi na nakaalala na gustong idalin yung mga ayot nila na hindi pwedeng ipasok. Mm-hmm. Sir Henry, sa experience nyo, nung nakaraang Undas, ano ho yung mas madalas na naging problema ho natin para maiwasan ho ngayon taon? Usually, ang ano lang naman is yung hindi nila malocate yung kanilang puntod. Oo. Tapos, minsan po yung mga bata naliligaw. Mm-hmm. Meron po tayong naka-prepare na booth doon, ating DSWD, MTSWD. Naglalagay po kami ng name tag at phone number po nung guardian na kasama para in case maligaw nga ay mabilis nating mahanap yung kasama po. Mm-hmm. Sir, alam mo, lagi din nating nire-remind yan no, sa ilang mga sementeryo. Talaga lalo pagka, siyempre, naiintindihan naman na wala minsan maiwanan yung mga anak, mga bata. Maganda ho siguro sila na mismo ang gumawa ng name tag no, para at least nagagamit naman taon-taon, di ba? Ipalaminate mo lang yan. Na andun ang detalye yes. mo, di ba? Yes, sir. Yung iba naman meron. Meron din naman tayong may pumunta tapos sa yung may lace sila, nakatali sa nanay tsaka sa bata, yung may gano'n. Oh, nakita na yung gano'n. Opo. Mm-hmm. So, sir, anong inaasahan nyo pagdating ho ng 31 tsaka November 1 at 2? Yun po. Hopefully, hindi na maulan itong darating na linggo. Mm-hmm. So, ang expect mo natin ng influx ng is November 1 man po talaga. Kaya po tayo nakahanda, meron po tayong naka-trip nakahanda mga medical team, ang ibang kaagapay mga medical team from Manila Health Department po. Then meron po tayong mga Red Cross team from Red Cross at mga volunteers. Nandiyan po ating PNP personnel na nasa 150 po katao ang i-deploy, full deployment po. Mm-hmm.
Sir, kung ako'y may dadalawin dyan sa Manila South, ano hong best time pumunta? Kung November 1 halimbawa ako pupunta, maagang maaga, ganun, kung sandali lang naman ako. Opo, siguro kasi open po pala kami ng 5 a.m. As early as 5 a.m. po, pwede na pong pumasok. Mm-hmm. Hanggang 7 p.m. lang po ang dalaw natin. Nang sa gayon ay pwede mabigyan po ng pagkakataon po yung aming mga kasama na maglinis po, nang maghakot po ng mga basura. Mm-hmm. Yun pala sir, no? Pandadas na problema rin yan, Sir Henry, no? Yung basura. Eh siguro, hey, pakausapan ho natin yung ating mga kaserbisyo at mga kababayan na maging responsable naman kahit papano, di ba? Yes, sir. Opo, yun pong mga dumadalaw at mga dadalaw, sana po ay kung pumaring alang, bitbitin lang palabas yung basura nila. Oh. Pero wala namang ano. Anyway, meron po tayong ano, araw-araw po mag-iikot po yung ating truck ng basura after ng visiting hour po. Pero kung tutuusin, Sir Henry, dapat hindi na ho natin pinoproblema yan, eh, no? Kasi kung talagang ikaw ay responsable, may dala kang sarili mong garbage bag, di ba? At yung mga kinain mo, pinagkainan mo, ininuman mo, idalhin mo at dalhin mo pa uwi, di ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Sana ganun nga po gagawin nila. Oo nga. Kaso. Kaso, sir, talagang mayroong mga pasaway, ano? Opo. Hindi po maiwasan. Hindi po maiwasan yun. Oo nga. Eh, sana tayo tulung-tulungan na sa kaayusan dyan sa Manila South, sir, di ba? Isipin nyo, eh. Opo. Para kung sakaling maging responsable tayo sa mga basura, eh baka sa mga susunod na taon, ma-extend yung pagdalaw, di ba? Yes, hindi, sir. Yes, sir. Hindi na makonsider. Go ahead, sir. Para din po sa kaalaman ng iba, meron po tayong mga non-personalities na nakalibing sa South Cemetery. Yan, sir. Magandang trivia. Like, okay. Go ahead, sir. Yes, sir. Like si former President LPJ Aquino. Mm-hmm. So, na-exhum na po yung kanyang mga labi na re-enter na po sa libingan ng mga bayani sometime 2016, yes po. Mm-hmm. Then nandun din po si Mayor Ramon Bagatsing, okay. Mayor Leon Ginto, ang ating pong father po ng ating butihing mayor na si Hany Lacuna, doon din po nakahimlay. Mm-hmm. Mayor Danilo Lacuna po. Okay. Mm-hmm. Congressman Augusto Prasi. Marami mga non-personalities po na nakalibing po doon. Mm-hmm. So basta sir, ang mas maganda ho para humaplano ng ating mga kaserbiso as early as 5 a.m. sa November 1, ano? Pwede na, no? 5 a.m. Yes po. Actually, November 30, 5 a.m. to 7 p.m. po ang ating dalaw. Ah, October, sir? October, yes, 30, you mean? Yeah, October 30 po, October 30, I'm sorry. October, okay. 30 hanggang November 3 po. Hanggang November 3, sir. Ang yeah, ang oras ay 5 a.m. 5 to 7. 5 a.m. to 7 p.m. po. Oo nga, eh, 'yun maganda, sir. Siguro eh para ho talagang mas ma-budget yung mga oras, October 30 pwede niyo nang simulan, sir, no, para hindi sumabay nung November 1 to 2, ano? Yes, sir. Meron din po tayong nakahanda na ano, e-trike para isakay po yung ating mga PWD. Mm-hmm. Kung saan po yung kalye doon sa may JP Rizal, okay. Doon po sarado na po kasi hindi na makapasok yung mga sasakyan doon. Mm-hmm. Nandun po yung ano natin, yung e-trike natin. Okay. Sa Vito Cruz corner sa Pote, meron din po tayong mga 10 na e-trikes po. Mm-hmm. Na libre po, yon. Mm-hmm. Then pagdating po sa loob ng cementerio, meron din tayong e-trek na maghahatid po doon sa loob. Mm-hmm. Meron din po tayong mga wheelchair. Mm-hmm. At the same time po, meron po kami payong bed na ihahanda in case na bigla po umulan. Oo, pero syempre isosoli, sir, ano? O sasamahan ng mga personnel nyo? Depa. Bali, bit-bit po yun ng mga, ano, yung mga maghahatid sa wheelchair po. Para lang pa sa mga naka-wheelchair po. O, sir, baka akalain na yung libre. May naka-imprinta ba Manila South Cemetery doon sa... wala po po. Kasi nabiglaan pong ano, pinabili lang. Naisip lang po namin. Kamakailan lang po. O, sir, tsaka yung e-trike, yung nabanggit yung e-trike na yun, mas mainam na, syempre, huwag na makipag-unhan sa mga senior citizen, ano? Talagang yes, sir. Intended priority for senior. Po natin yung mga PWD, yeah, buntis at senior citizen po. Oo, oo. So yun nga, sir, no, yung nabanggit ko nga kanina, eh kung October 30, pwede na kayong pumunta pala, no, sir? Apa. Tapos sir, ang mga tent ng PNP, yung mga first aid niya, saan ho nakapwesto? Meron po ang 7 po na tent yung ano natin na yung sa PNP personnel natin sa ating peace and order. Mm-hmm. Pitong tent po ang nakakalat po sa loob ng sementeryo. Mm-hmm. Pito. Meron po tayong medical team. Ang ano natin po, yung mga media natin, nasa may Quirino Circle po sila naka-locate po. Ah, so doon nyo binigay ang pwesto ng media naman sa magko-cover, sir, ano? Yes, sir. Apo.
po. Mm-hmm. Anyway, sir, maraming salamat po, Sir Henry, ha? Mag-iingat po, mag-iingat, sir. At keep us updated po, sir, ha? Lalo na pagpapalapit na po yung onda, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you rin po. Thank you. Para sa may init na balita sa loob at labas ng bansa, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.